Anong kanta? Oh, good morning guys. Ano na motor? Mio Soul 115. So, okay ba niya po? Akala namin is yung ano na, yung ECU, dahil meron na siyang ano, parang puputok na siya yan. Pinabili namin yung customer ng isi bagong isi kasi kadalasan yung dinadala dito eh, ng ganitong motor kadalasan yung sira pag ayaw nang wala ng kuryente, mawiring mo isi yun na talaga. Sa kaso ng motor na to is ito pala yung problema, isi ni itong TPS niya. Pag i-on natin dapat iilaw yung MIL niya. Sana ba yun yung MIL? Yung light dyan na umiilaw ng 3 seconds. So, gamitin muna natin yung bago. Kumak! Bago ba to? Oo. Yan! Umiilaw niya. 1, 2, 3. Tapos yung ilaw, nakaparong siya guys. Yan. Tapos, tanggal na namin yung wiring, na isa-isa na namin. Lahat naman may mga, ano eh, may kontin, ano yun? Tawag mo? Tintinwiti. Tintinwiti. Balit ko, an. Na ano ka nga ni Mac? Tintinwiti. Dapat meron, tintinwiti. So lahat yan, inisa-isa namin bago kami magpabili ng ECU. O, wala talaga. Kahapon, parang naano na talaga, inisa-isa ko ulit. Inisa-isa. Meron naman tintinwiti, sabi ni Makmak. Continuity pala, lahat. Hindi to. Nang tinanggal ko to, yung sa ISC niya, goods. Wala pa din. Nang tinanggal ko ng socket na to, yung para sa TPS niya, doon, umilaw na to eh. Ito, umilaw. So, ibig sabihin, ang problema is ito yung TPS. Nasaan na yung luma niyan, Makoy? Ito pala. Dito pala. Yan. Yan yung luma. So, binugahan ko muna dyan sa loob ng ano, WD-40, CVT. Kala ko pwede pang ma-recover, nasa loob pala niyan yung ano niya. Dyan sa loob, problema. So, ito na yung bago. Yung tatak ng binabili ni customer. Yan. So, bago na yan. So, pag i-on natin, ilaw yung MIL, no? Yan, ilaw siya. Yan. So, to, subukan natin itong ano na to. Luma para makita nyo, nasira na talaga siya. Map, kunik mo! Yan. So i-on natin ha, nakalagay yung lumang ano. Yan o, ayaw umilaw, MIL. Ayaw gumana din yung fuel pump. Yan o, ayaw umilaw. Nakalagay yan yung, no, tipis na luma, yung grounded. So ang nangyayari yan, umiinit yung ECU. Kaya ay nakala namin na sira na to. So, ibalik natin doon sa pinagkabitan ng ano. Nasaan na? Nag-blink siya, oh. Yan, ibalik natin sa bagong TPS niya kung saan siya nakalagay. Nakalagay! Yun!
So, ngayon, yun na natin ha. Bagong TPS na. So, yan. Diba? Pero halos masira yung ulo namin nito. Pero hindi kami sumuko na mahanap yung problema. May isa pa pala siyang problema. Wala siyang ground. Kahit umiilaw na siya, nagpa-pump yung fuel pump. Kaya lang, pag ikik mo, walang kuryente na lumalabas. So, ito pala, itong connection na to, galing sa ECU yan. Ground yan. Walang connection papunta sa ano yan. Ito, sa may headlight. Headlight niya yan, ito. So, ginawa namin, nag-tap kami dito para sa battery o sa body ground. Pwede yan. O mismo, dun sa... Itap mo na lang, Mac, sa may, ano, may mga ground dito, ha. Ito. So, nagkaroon na siya ng kuryente. Umandar na siya. Ba? Ayaw na. Palpak man, Mac. Wala na kuryente. Round. Palpak. Palpak, Mac! So, ayan na guys. Nakonect na namin yung ground. Temporary muna dito sa ano niya. Ayan. Ayan. Print na siya. Okay. Subukan mo tong yung luma ay yung bago eh yung luma to eh oh. Yung bago mo na lang tumak, ayusin mo yung ano niya, oh, may blink siya. Bilangin natin. Yes. 10. Kinse. 15. Ano yung 15 na yun? Ito. Ito yung luma, grounded. Ready. Pero palitan mo to kasi manifest eh. Body ground. Ito ay kaya na body ground. Video, pero anuhin mo. Mas maganda, pansoldahin mo na lang Mac para secure siya. Ha? Okay, sure. Good. So, ito lang po yung problema niya. Hindi pala yung ECU. So, dahil kadalasan yung nagiging problema namin, ito yung dinala, siguro mga 10 na yung dinala sa atin na motor na ganito yung problema. Problema na talaga, ECU. Pero sa case na to, sa motor na to, ito yung may problema grounded. First time namin maka-encounter. Pag grounded pala to, walang kuryente na lalabas, umiinit. Ito nga oh, yung luma. Parang ano muna, umanusyan na siya oh. Umubag. Ah, Tagalog makano umubag? Ha? Ha? Lumubo. Parang nag, ano siya, nag, ano, may, may timos.
Ikaw lang pala yung pro. Pero ikaw, pinasakit mo ng ulo nga birat ka. Araw-araw na Alan. Ah, sige, balik dito. So, welcome nga pala dito sa Transcycle Brands at Balogan. See you on my next vlog, guys. Yan yung magwapong mekaniko namin, si Makmak. Bye!